Isang magandang araw mga kaguhit. Welcome to my YouTube channel. Ako nga pala si Kuya A. At nandito ako para magbahagi ng mga kwento na ngayon nyo lang maririnig at makikita. So ayun, medyo mahaba ng intro. Tara, simulan na natin. Let's go! Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa alamat ng mansanas. Noong unang panahon, may dalawang magkaibigan. Sila ay sina Tikyo at Buboy. Sila ay naglalakad sa kagubatan ng Guabus. Manghang-mangha sila sa kagandahan ng kagubatan. Tuloy-tuloy lang sila sa paglalakad. Nang biglang napahinto si Tikyo at nabundol niya si Buboy. Aray! Ay pasensya na Tikyo, di kita napansin eh. Ang laki-laking kong to, di mo ako napansin? Sorry na, bakit ka ba kasi huminto? Gawa noon na ilaw yung punong iyon. Saan? Ayun o. Wow! Abay oo nga! Ano ko yung puno iyon? Aba, ay malay ko. Hindi naman ako taga din eh. Maigi pa'y puntahan natin ng ating malaman. Mabuti pa nga. Tikyo, tingnan mo, may bunga. Aba oo nga! Tara kunin natin, mukhang masarap eh. Wow, mukhang masarap nga! Ano kaya itong hubis oblong at kulay pulang prutas? Wow! Yan o, anong lasa? Masarap ga? Oo, Tikyo. Sobrang sarap. Lasang mansanas. At mula noon, tinawag na nila itong mansanas. Ah, yung pala yung. Katagal ko nang nakain eh. Na ngayon ko nalamang doon pala nagmula mansanas. O, ano sa tingin nyo ang aral na napulot sa kwentong ito? Ay aray, sasabihin ko na. Ang aral sa kwento natin ngayon, ay huwag kang magiging madamaw. Ay siya, maraming salamat sa panonood. Ay siya, kitakits na lang ulit sa susunod na kwento. At ako'y mag-iisip lang ulit ng panibagong kwento. Ay baka naman makaka-request, pa-like, comment, and subscribe. Papindot na din ang notification bell para updated kayo lagi sa mga bago natin video. Ay siya, ay salamat! Oh, sino nakakita sa inyo ng baril ng biktima? Ako, sir! Kitang-kita ko ng baril niyan. Ay, ano bang nangyari? Garni, sir. Yung lalaki ay naglalakad. Ay, hinuldap ngayon. Ay, hinuldap. Ay, ayaw ibigay ang bag. Ay, di nagkahilan ngayon. Siguro yung baril ng huldaper. Ay, dinarail. Ayaw, patay. Ay, kita mo ba kung anong ginamit na baril? Ay, ho, sir. Kitang-kita ko. Kulay silver na nangyay. Kintab. Kintab na kintab eh. Ay, anong tawag sa baril na iyong ginamit? Ayun lang, sir. Hindi ko alam ang tawag eh, pero kulay silver na nangyay kintab. Asyara eh. May papakita ko sa iyong baril. Garni ka. Siyan, sir. Gayang-gayan niyo. Kulay silver. Na nangingintab-gintab. Kaso lang ay parang mas mahaba ng kaunti, sir. Ano kang tawag diyan, sir? Ang tawag din ay 45. Ah, 45 pala yan, sir eh. Gayang-gayan na nangingintab din. Kaso yung mas mahaba ng kaunti. Siguro yung mga 46, sir. O mga 46 yun. What? Sino nagpapotaw? Ako, bakay. Ay ka, lakas. Di nga ko ay. Oh, Tikyo, bakit malungkot ka? Kailangan ko kasi ng pera. Malapit ng birthday ko. Nalaman pala eh. Bakit? May alam kagang pagkukuna ng pera. Ay tamang-tama, Tikyo. Naghahanap ng tao sa pinagtatrabaho ng construction eh. Oh, talaga? Pwede kaya ako doon? Oo naman. Ano ba tatrabahuhin doon? Madali lang, Tikyo. Di ka nila pahihirapan doon. Sabihin mo lang itrupa mo ako. Bakit? Di ka ga papasok bukas? Oo eh. May lakad ako eh. May date kami ni Taseng. Ay paano gagawin ko bukas? Basta, kung anong ginagawa nila, gayahin mo lang. Di ka mahirapan daw. Sabihin mo lang, tropa mo ako. Ah, sige. Maraming salamat, Buboy. A few moments later. Oh, Tikyo, saka pupunta? Lunchtime pa lang ah. Half day lang ako, pare.
Oh, bakit naman, pre? Oh, anong nangyari sa'yo? Ay sabi mo, gayahin kong ginagawa nila eh. Kaya ayong, ginaya ka oh. Bakit nagkaganyan ka? Ano bang ginagawa nila nung dumating ka? Ala eh, naghahampasan ng pala eh. Sa isang kagubatan, may isang mental health center. May isang guro na nagtuturo sa mga batang may problema sa pag-iisip. Isang araw, inapansin ng guro na tahimik ang mga bata. Napaisip ang guro, aba, parang magagaling ng mga batang ito. Katatahimik eh. Sinaw ang magaling na sa inyo at makaka-uwi at makakalabas ngayon din. Ay, di nagtakasan kami mga bata. Ako, magaling na ako. Ma'am, ako magaling na. Ma'am, ako din. Ay di, napaisip ngayon ng guro kung paano ang gagawin para malaman kung talagang magagaling ng mga bata. Alam ko na! May naisip na ako para malaman kung talagang magagaling ng mga aray. Ay di ngayon, nag-drawing ng pinto sa blackboard. Natapos ng pagdodrawing ng pinto. Sabi ng guro eh. Kung sino sa inyo makakalabas din sa pintong aray, makakauwi na ngayon din. Hala! Ay di, nagtakbuhan yung mga bata. Nagtulakan. Ako una. Sabi dyan, ako una mga kalabas diyan. Aba, ay nagulat ang guro at may isang bata na hindi tumayaw, na hindi gumalaw sa upo ah. Ay napaisip ang guro, aba, ang batang ina natin magaling na, ay hindi man lang tumayo eh. Hawi, tikyaw, ay bakit hindi man lang tumayo sa upuan? Klaseng ikay magaling na. Aba ma'am, ay alam kong hindi makalabas yung mga yan. Bakit naman? Ay nasa akin ang susi eh. O, Tikyo, saan ka pupunta? O, Kuya Eng, dito lang, kay Nabuboy. Tatanong ako may pasok kami bukas eh. O, Buboy, nakita ko si Tikyo ah. Pupunta sa inyo, ikaw, saan ka punta? To the moon, road trip, brum brum, skirt skirt, zoom zoom, sa fake, no room. Mga mata ang namumula, asan yung trees, dala mo ba? Bawal ang test, teke sa biyay, kung isa ka dyan, ikay bumaba. Saka punta to the moon, road trip, brum brum, skirt skirt, zoom zoom, sa fake, no room. Mga mata ang namumula, asan yung trees, dala mo ba? Bawal ang test, teke sa biyay, kung isa ka dyan, ikay bumaba. Saka punta. Sa isang kabundukan, may dalawang magkaibigan. Si Tikyo at si Buboy. Buboy, alo kang pangarap, ma'am? Aba, Tikyo, ay pangarap ko yung makarating ng Maynila. Ay kaganda daw dun eh. Ang lalaki ng gusali, ang lalaki ng maul. Ay hindi kagaya dito sa bundok. Ay puro punong kahoy at hunila ng ibon ng imaririg. Aba, Buboy, tamang-tama, pareho pala tayong pangarap eh. Ay gusto ko din makarating ng Maynila. Ay siya, Tikyo, bukas na bukas, tayo bababa ng bundok. Magdala ka ng pagkain at tayo magagala sa Maynila. The next day. Ay di kinabukas, bumaba na ng bundok ng dalawa. May dalang mga pagkain. Bayaw, punong-puno ng gulay. Ay nung nasa baba na ng bundok, Buboy, pag may tumigil labas, sampa agad ha. Aba, Tikyo, ay mabilis ako diyan. Ay makalipas ang dalawang oras ng paghihintay, ay may nakitang parting na bus. Hala, excited yung dalawa eh. Gustong-gustong sumampa na andar-andar pa. Eh, ikon pa yung dalawa. Ay, first time eh, makasakay ng bus. Tikyaw, ay kasarap palang sumakay din eh. Kabilis eh. Ay, mayamay may bus. Kasalubong, bumusin na yung bus. Ay, wala, Buboy. Pakaligmagyan. Ay, kalakas, may turutot pa eh. Ay, habang papalayo na ang bus, ay nagtitigit na konduktor. Sabi nung isang ali eh. Manaw, isa pa, isang pablaw. Mayamay yung katabi naman, isang lola. Manong, isang senior, kasasakay laang, alabang. Ay di, nagkatinginan yung dalawa. Sabi ni Tikyo eh. Ala, Buboy, paano kayo dyan? Ay binubutas yung papel eh. Ay tapos hindi ko pa alam ang sasabihin.
ay nung malapit na sila magbayad, may isang dalaga sa una, sinigil ng konduktor, sabi ng dalaga eh. Manong, ito po, isa estudyante, kasasakay lang po. Ay narinig yung dalawa, nagkatinginan. Madali lang pala bubuy eh, magpapakilala ka lang. Maya-maya ay nung sila nasisingilin, sabi ni Tikyo eh. Manong, dalawa, isang magkakawait at isang maglulukad. What? Tiger, isipin mo yun! Isipin mo yun, Tiger! Okay.